Sinayang nga ni Rob Pelinka ang sanang maganda ng deal para nga sa team ng Lakers. Pero bago nga natin yan pag-usapan, makichismis muna tayo mga idol dito kay Devin Booker at sa kanyang ex-girlfriend na si Kendall Jenner. Balita nga na nag-break na nga daw sila quietly last month. Nakaraang buwan ba siguro bago pa mag-umpisa ang NBA season? Kaya naman pala, itong si Booker ay nagtatala na ng kanyang career high averages. Nagtatala siya ngayon ng 27.6 points per game, which is kanyang career high, at nagtatala din siya ng 4.8 rebounds and 6 assists, 38% sa kanyang mga 3-pointers. Tied niya rin yan para nga sa kanyang career high. So mukhang focus nga itong si D-Book, ngayong single na siya at basketball na lang ang kanyang napagtutuunan ng pansin. May positibo nga nangyari sa negatibong nangyari dito kay Devin Booker. Pero tapos na yung chismis mga idol, punta na natin itong Miami Heat dahil itong si Duncan Robinson na kanilang binigyan ng 5-year 90 plus million na kontrata noong 2020 ay available na nga daw para sa trade talks. Gusto ng i-trade na itong ang Miami Heat itong si Robinson matapos na medyo hindi nga nagpe-perform ng maganda this past year at ngayong taon na. Alam nyo ba mga idol, eto ngang si Duncan Robinson ay 30% lamang ang ina-average pagdating sa kanyang mga 3-pointers tapos 6.3 points per game. Sayang yung 90 million tapos 6 points lamang yung ina-average tapos hindi pa ganun kaasintado pagdating sa kanyang mga 3-pointers. E yun pa naman ang dahilan kung bakit siya binayaran tapos hindi niya magawa. So mukhang ang pagod na ang team ng Miami at sinabi i-trade na lang yan si Robinson. Wala naman tulong sa atin yan. Pero anyways mga idol, next balita natin. Ito nga ang nasayang na deal sa Los Angeles Lakers patungkol kay THT. Sinayang ni Rob Pelinka last year mga idol. Nireject nga daw ng Lakers yung trade offer ng Toronto Raptors, Kimbridge first round pick para nga dito kay Talen Horton Tucker. At alam naman natin kung sino at saan na-trade itong si THT ngayon. Sa Jazz, kapalit nga neto ni Patrick Beverley na ngayon sa Lakers ay talaga namang disappointment. Nakakadismaya ang performance niya so far. Alam nyo ba, tinatala ni Pat Bev ang kanyang career lows since 2012. 4.5 points per game, 3.5 rebounds, 2.9 assists, 24% lamang sa mga 3-pointer tapos yung field goal percentage, 27%. Diba mga idol, nakakapanghinaya nga kung ikaw ay isang Lakers fans. Ito yung naging kapalit na player nung young and promising talent nyo na si THT. Kung tinrade na sana itong si Horton Tucker last season ay nagkaroon na sana ng first round pick itong Lakers na magagamit nilang asset. Pero dahil sa another bad decision, bad move ni Rob Pelinka ay wala na. Nga, nasayang nga yung deal na ito. At wag naman natin iwan ang mga Lakers fans sa isang bad news. Isama na rin natin itong magandang balita patungkol kay Westbrook. Dahil mukhang ang tanggap na tanggap niya na ang kanyang bagong role bilang sixth man ng Lakers. Sabi niya it doesn't matter kung ano nga daw unit ang kanyang nilalaruan. Alam niya ang kanyang abilidad to make guys better around him. Ito daw ang kanyang ginawa matagal ng panahon dito sa NBA. At patuloy niya nga daw itong ginagawa sa kanyang best ang kanyang abilidad. At hope niya nga daw sana nga daw ay maging beneficial ito sa team ng Lakers in the long run. Magandang mentality para kay Westbrook na alam natin na nag-i-struggle nga siya nung umpisa na tanggapin itong role na ito. Pero ngayon nga nakita niya na maganda pala ang idudulot nito sa team ng Lakers ay mukhang naging bukas na ang puso ni Russell Westbrook at naging maluwang na nga sa kanyang loob ang paglalaro bilang six man.